tayong adlaw sa inyong tanan. Last July 22, nag-report si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng kanyang ika-apat na State of the Nation Address. Ibinahagi niya ang kalagayan ng bansa at mga programa at polisiya ng pamahalaan na tumatalakay sa pag-unlad ng bawat mamamayang Pilipino. Ako po si Micaela Guerra at ito ang USWAG Pinas! Nagsimula ang State of the Nation Address o SONA sa Pilipinas. Narito ang mga interesting facts and trivia na bumabalot sa bawat SONA ng Chief Executive dito sa Lakbayan ng Lahi. Ang 4th State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nitong 2019, ang 81st SONA na naipahayag sa kasaysayan ng Pilipinas mula noong 1935. Taon-taong nag-uulat ang Chief Executive tungkol sa kalagayan ng bansa. Ipinapaalam ang agenda ng pamahalaan sa susunod na taon at nagmumungkahi sa joint session ng Congress ng ilang mga batas. Ang SONA ay isang constitutional obligation ng Pangulo na nakasaad sa Article 7, Section 23 ng 1987 Constitution. Malaki ang impluwensya ng Amerikano sa pagkakaroon ng SONA sa Pilipinas. Sa ilalim kasi ng kanilang panunungkulan sa bansa, nagbigay ng taunang mensahe ang Governor General sa lehislatura na binubuo ng mga Pilipinong mambabatas sa pagbubukas ng taunang sesyon. Nag-umpisa ang SONA bilang taunang gawain ng Pangulo ng Pilipinas noong panahon ng Commonwealth sa ilalim ni Pangulong Manuel Quezon. November 25, 1935 niya ipinahayag ang unang SONA sa special session ng Pambansang Asembleya. Sinundan ito ng anim pang SONA na ibinigay sa harap ng regular session. Matapos ang pagkatalo ng prayer sang hapon, inireport ni Pangulong Sergio Osmeña ang kanyang unat na tatanging SONA noong June 9, 1945 sa harap din ng isang special session ng Kongreso. Nang maitatag ang Republika ng Pilipinas noong July 4, 1946, inihayag ni Pangulong Manuel Rojas ang kanyang SONA sa unang Kongreso ng Republika noong January 27, 1947. Isang beses lamang hindi personal na humarap ang Pangulo sa Kongreso para iulat ang kanyang SONA. Nagpapagaling noon sa John Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland sa Amerika, si Pangulong Elpidio Quirino nang ihayag niya ang kanyang SONA sa joint session ng Kongreso gamit ang radio broadcast mula sa Estados Unidos. Natanggap ito ng local radio station sa Pilipinas ng alas 10 ng umaga o saktong-sakto sa pagbubukas ng regular session ng Kongreso. Pagdating sa petsa ng SONA, ilang beses na binago ang pagdaraos nito mula 1936 para isabay sa pagbubukas ng regular na sesyon ng Pambansang Asembleya. Ayon sa Commonwealth Act No. 17, ginawang June 16 ang araw ng SONA para sa pagbubukas ng Pambansang Asembleya. Inamyendahan ito ng Commonwealth Act No. 49 na nagtakda sa October 16. Matapos ang pagtatag ng sariling Republika ng Pilipinas noong July 4, 1946, itinakda ng ibigay ang SONA tuwing ika-apat na Lunes ng Enero, alinsunod sa Commonwealth Act No. 244. Ang sinusunod nating schedule ngayon na ika-apat na Lunes ng Hulyo ay nagsimula noong 1979, alinsunod sa mga probisyon ng 1973 at 1987 Constitution. Pati ang lugar kung saan inihayag ang mga SONA ng Pangulo ay ilang beses nagbago sa paglipas ng panahon. Karamihan sa mga ito'y idinaos sa gusali ng lehislatura sa lungsod ng Maynila na kilala natin ngayon bilang National Museum of the Philippines. Matapos ang pananakop ng hapon, ginanap ang SONA sa isang bahay-eskwelahan sa Kalye Lepanto sa Maynila na nagsilbing pansamantalang tanggapan ng Kongreso. Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos, inireport niya ang SONA sa Palasyo ng Malacañang, Rizal Park at Philippine International Convention Center o PICC.
Siya rin ang nagsimulang maghayag ng SONA sa Batasang Pambansa sa lungsod ng Quezon noong June 12, 1978. Buhat noon, dito na isinagawa ang State of the Nation Address ng mga sumunod na Pangulo na sina Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III at Rodrigo Roa Duterte. Kasing yaman ng kasaysayan ng Pilipinas ang istorya ng State of the Nation Address ng bawat Pangulo. Dahil bukod sa pagiging obligasyon, tinagurian na itong taunang tradisyon na masusing inaantabayanan ng mga Pilipino. Isang okasyon na nagsasama-sama ang mga personalidad sa tatlong sangay ng pamahalaan, ang executive, legislative at judiciary, para gabayan ang bansa tungo sa mas magandang kinabukasan. For more updates, i-like at i-follow niyo po kami sa aming RTVM Facebook page and visit our website at www.rtvm.gov.ph. That's all mga kalakbayan! Muli, ako po si Micaela Guerra at sama-sama tayo makipag-peace bomb kay Tatay Digong at maging partner for change dito sa USWAG Pinas!